Okay mga lods, gagawa po tayo ng isang gamit na ano dito sa amin lang po ito. Iwan ko kung mayroon na ba kayo dito yung tinatawag dito sa Bisaya na santik o hantik mga lods. Ito yung gagamitin natin. Kukuha lang po tayo ng stainless, ayan, 10mm na stainless po yung ginagamit ko. Iwan, depende lang po sa inyo kung anong gagamitin nyo. 8mm, yung 9mm, itong ginagamit ko 10mm, para po hindi po pag itulak na natin pa, itusok na natin pa ilalim sa lupa mga lods, hindi po ito basta-basta na maganyan, no? Ito. At ang gagamitin na po natin, ito lang po. Itong kukuha lang po kayo ng side mirror ng motorcycle mga lods. Ito. Ito lang po yung kukunin natin. Ito yung parang bilog o yung ano. Pag wala kayo ng bulitas ng bearing, yung sa loob ng bearing, ganito kalaki. Ito lang po yung kukunin nyo. Kung maghanap kayo ng sira na side mirror ng motorcycle din, ito lang po yung kukunin natin. Kailangan po mga idol yung laki ng 10mm na stainless. Ito, 10mm po na stainless. Kailangan po yung ilagay po natin dito sa may dulo, kailangan po malaki po sa kanya. Ayan o, mga lods. Mas malaki po to yung bull bearing o dito natin ilagay, ganyan. Ayan, ganyan po siya. Parang nagaganyan na po siya. Kailangan po mas malaki po itong ball bearing kaysa stainless natin na 10mm. Yung sukat po sa ano natin, bago po natin papatuloy mga lods, paki-subscribe naman po sa ating YouTube channel, Chuy TV, paki-like, paki-share at paki-click sa notification bell para updated kayo sa mga bago po nating video mga lods. Mga lods, yung sukat lang po dito sa stainless na ginagawa ko, 7 feet. Ito, 7 feet po ito mga lods. Depende lang po sa inyo, sa akin lang po, 7 feet. Kasi magagamit po natin yung 7 feet pag malalim na o hindi pa tayo nag-hook, ay pwede natin itis po yung 7 feet. Ito, 7 feet po ito mga lods. Ayan, 7 feet po ito. Depende lang po sa inyo kung gusto ninyo na mas maikli lang o yung mas hindi yung mahaba, yung 5 feet, 4 feet, pwede na po yun. Yung sa akin lang po ito, 7 feet. At dito po sa bandang likuran ng gamit natin na gagawin mga lods, kailangan po maglagay po tayo dito ng T o ganyan o. Paganyan lang. Pasinsya na po kayo mga lods na medyo mas maingay po dito sa labas kasi nandiyan din dito po tayo sa labas ng bahay. Maingay po yung aso, may dadaan po dito nang dito po tayo sa may tapat ng kalsada mga lods. Pasinsya na po, okay lang po. Ito, maglagay lang po kayo ng tee dito sa may bandang likuran din. Pagkatapos, kailangan po yung komportable kayo na maghawak. Ito, ganyan mga lods. Kailangan po yung stainless din yung gagamitin natin dito sa may bandang likuran din. Pagkatapos, ito, okay lang po yung ball bearing na po ilagay natin dito sa may bandang dulo. Ito. Ulit po mga lods, kailangan po mas malaki po yung bilog o yung ball bearing na ilagay natin dito sa may dulo ng gagawin natin na gamit, yung santik na tinatawag dito sa amin sa Bisaya. Ito mga lods. Oh. Ayan, ganyan. Kailangan po mas malaki po itong ball kay dito sa stainless natin na 10mm. Ayan. Then pagkatapos mga lods, pagkatapos na po kayo nakalagay na po yung TO, yung hawakan natin sa may bandang likuran. Halimbawa po ito, likuran na po ito mga lods. Ano lang po ninyo, ganyan din pagkatapos ipa-welding. Ano po tayo, magpunta po tayo doon sa welding shop. Ipaano po natin, kailangan po naka-weld po ito tanan lahat mga lods. At saka itong ball bearing. Ulit mga lods. At pagkatapos mga idol, pag matapos natin to lahat ng ginagawa natin, pagbalik natin mula sa welding shop,
may demonstration po natong may demonstration po tayong gagawin dito mga lods. Mag-iriya na po tayo kung paano ito gagamitin, itong gagawin natin. Ito mga lods. Ulit po mga lods ha, may demonstration po tayo dito. Hindi pa lang po ito ginagawa po lang natin kung anong yung gamit na gagawin natin. Ito mga lods. Kailangan po mga lods, kung pwede lang dalawa po yung gagawin niyo dito. Dito. Okay mga lods. Kailangan po kunin po natin itong ball bearing. Mga idol, tayo po mismo yung gumagawa dito mga lods. Hindi po natin pina ano ng welding master o yung ano. Tayo po ang magwi-welding po tayo dito mga lods. Ito mga idol, ito lang po yung kukunin natin. Ito. Ito hindi na to gagamitin natin. Ito lang po yung gagamitin natin mga idol. At saka ito, pinutol lang po natin. Ayan. Ito po yung gagawin natin yung hawakan dito, ilagay natin dito. Ganyan. Kailangan po yung gagawin natin na parang hawakan stainless din. Dito natin, nagputo lang tayo din ng ganito mga lods, ng ganito kataas. Then pagkatapos, ito po yung ilagay natin dito. Depende lang po sa inyo, importante po yung hawakan na may hawakan tayo. Ito. Dito natin itong ilagay mga lods. At saka dito sa may dulo ng stainless natin, dito po natin ilagay po yung bowl bearing. Halimbawa ito ball bearing na po ito mga lods. Dito po natin ito ilagay mga lods. Ganyan. Ulit po, kailangan po mas malaki po yung ball kaysa stainless natin. Pagkatapos itong lahat mga lods, may gagawin po tayo na ano dito ha, may gagawin po tayo na demonstration. At ang gagamitin po natin na welding rod dito mga lods, ito stainless at ito stainless mga lods. Kailangan po yung stainless na rod gagamitin natin dito. At sa may dulo ng dito yung ilagay natin. Kailangan po stainless po lahat. Kasi po yung stainless mas maganda po yung penetration niya. Kahit i-hantok o i-lakasan mo yung pag ano mo mga lods, hindi po matanggal. Hindi po basta-basta matanggal yung stainless rod. Okay mga lods, ulit po, uulitin ko, may demonstration po tayo dito mga lods ha. Pagkatapos ito lahat mga lods. Okay mga lods, in. Ulit po mga lods, tayo po mismo yung gumagawa dito mga lods ha. Tayo po mismo ang nagwi-welding dito. Okay mga lods. Then dito naman sa may dulo ng rings natin mga lods, yung ball bearing natin.
Ulit po mga Lods, kailangan po yung stainless lahat yung gagamitin natin mga Lods. Okay na mga Lods. Ayan mga Lods. Ulit po may demonstration po tayo gagawin dito mga Lods. Okay mga idol, ito na, natapos na po yung ginagawa natin. Ulit po mga Lods. Ay mas, medyo maingay po yung manok dito. Okay lang mga Lods. Ito, ipapaliwanag ko po sa inyo mga Lods. Ito, mas malaki po yung ball bearing natin sa stainless natin dito. Kasi po mga Lods, pag itinulak na po natin ito, pahatak, pababa sa lupa mga Lods, kailangan po malaki po yung butas na dadaanan dito. Then ito, maluwag lang po. Ulit po mga Lods, bakit stainless po yung ginagamit natin? Kasi po yung stainless mga Lods, madulas po pag maano na po sa lupa. Pag itulak na po natin, mas madulas po ito. Yung stainless. At dito naman sa bandang likuran natin mga idol, ito pati kailangan po tayo dito ng gloves. Ito mga Lods, oh. Ito kailangan po, gagamit po tayo dito para hindi po yung maano yung kamay natin masyado masasaktan kasi masakit po ito. Ito mga Lods, kailangan gagamit kayo dito pag mag ano na, pang hawak na po kayo dito. Pag ganyan po siya, may demonstration po natin tayo dito ulit po mga Lods, may demonstration po tayo dito paano to gagamitin po yung ginagawa po natin. Ito. Pag may naano na po kayo mga idol, pag may na contact na po yung dulo natin, pag may na ano na po ito yung ball bearing natin sa ilalim ng lupa, tatanggalin nyo lang yung gloves natin dito po. Diyan po natin malalaman kung ano po yung nakontak o ano po yung na abot niya o yung na sa Bisaya pa mga idol, unsay naigo niya sa ilalim. Idol, magkaiba po yung tinig o yung ano na sa ilalim. Pag simento po yung solid na simento po yung ma ano niya sa ilalim, ma ug sa Bisaya pa maigo. Maigo bitawan ni mga idol, maigo aning ball bearing natin. Kung simento po ang ma ano niya sa ilalim, iba po yung tunog dito. Pag kahoy lang po o yung tabla lang po yung ma maano niya sa ilalim, iba po yung tunog sa simento, kahoy o ano pa yung ma ano niya, ma contact po nito mo yung sa Bisaya pa maigo niya ani mga idol. Iba-iba po yung simento ng yung natural na simento, yung sa atin lang simento, iba po yung tunog ng simento sa atin, yung simento ng Japanese Imperial Army dati mga Lods. Kasi yung Japanese Imperial Army dati mga Lods, iba po yung cement na ginagawa po nila, may sangkap na saktong sangkap na medisina po yung hinahalo po niya sa simento. Iba po yung tinig, yung tunog niya pag maabot na po niya yung ano mga Lods, pag ganyan, iba po yung tunog. Mas maganda po dito mga Lods pag may na abot na kayo dito sa ano mga Lods, pag may na contact, pag ganyan mga yung mga Lods, may na contact na po,
kunin nyo lang po yung gloves. Ayan. Ayan mga lods. Then pagkatapos si ulit naman yung ganyan, iba po yung tunog pag may gloves o walang gloves mga lods. Malalaman po ninyo yung solid na cement yung makukontak dito mga lods. Ito. Ulit po mga lods, may demonstration po tayo dito ang gagawin mga lods. Abangan nyo lang sa susunod natin video mga lods, yung complete na demonstration sa ano mga lods, flat wall o yung flat na lupa, yung sa nabanda, sa nabanda po tayo sa paganya na bundok, may gagawin po tayo dito. At saka yung sa may portion na maputik, ito gagamit, mas laki po itong magagamit po ito mga lods, kasi po yung sa maputik na site mga lods, hindi po basta-basta na ano ng gamit basta may tubig. Ito po yung magagamit natin doon sa may maputik na site mga lods. Lahat-lahat po ito magagamit po ito mga lods. Ulit po mga lods, ginagawa po natin ito ayon lang po sa baka makatulong po tayo sa ibang katiits po natin na hindi po alam ito mga lods, na wala pa pong gamit ito. Ito mas malaki po itong gamit. Pag maghukay na po kayo mga lods, halimbawa nandiyan na po sa kayo sa hukay na 4 feet o 1 meter mga lods, ito magagamit po nyo ito. Yan ulit yung po yung ilalim. Ito mga lods, 7 feet po itong ginagawa ko. Kung mas komportable kayo sa mga lods, yung 5 feet, 4 feet. Yun po ang gagawin niyo. Mas maganda po dito mga lods, dalawa po yung gagawin po nyo dito. Kasi dalawa pong tao ang gagamit po dito para makuha po natin ang yung angle ng simento. Pero yung kadalasan mga lods, yung experience ko, yung Japanese Imperial Army dati mga lods, hindi po yun flat na simento, flat na makukontak mo natin dito. Yung magagamit po dito yung tunog lang, yung pag manjan makontak mo na yung Japanese Imperial cement, iba po yung tunog ng simento dati at saka sa ngayon mga lods. Kasi yung dating cement mga lods, medyo masikip at mas po yung chemical na ginagamit po dati mga lods sa ngayon. Ito mga lods, ulit po may demonstration po tayo dito. Okay, paki-subscribe naman po sa ating YouTube channel Choy TV, paki-like, paki-share at paki-click sa notification bell para updated kayo sa mga bago pa nating video mga lods. Mga lods, in. Abangan po yung demonstration natin dito mga lods.